speaking sa sinasabi niyo po, ilang taon po ba or buwan na dapat na nangyayari yun bago siya magpa-check na? Parang hindi na to normal. Parang ganun. Okay. As we mentioned kanina, pag perimenopause, ang periods dapat humahaba or may ikli yung pagitan. So pag more than 10 days, tapos nabawa nakaka-diaper pads ang ginagamit niya na, na sobrang dami na, na tumatagos na, kailangan magpa-consult. Hindi na. Okay. Dok, sana mention niyo po pala kanina na about po dun sa perimenopause or yung bago ka mag-menopause. Pwede pa po bang sa mga ganong stage, pwede pa po bang magbuntis ang babae or may mga risk na kapag nandun na sa ganong stage? Number one, yung magagandang itlog natin hanggang 30. Namin pala, hindi ka kasama. Hanggang 37 years old yun. Yung magandang collection ng mga itlog. Pero may mga pagkakataon na merong na isolated cases na hanggang ilang taon, pwede pang magkaroon ng itlog na lalabas. Tsaka ngayon kasi meron na tayong technology na freeze yung egg. Tapos if you want it at a later time, siyang magbubuntis, pwede siyang gamitin. Pero yung sa natural na process, hindi siya umaabot ng ganun talaga katagal. Pero di ba, Dok, nagkakaroon po tayo ng tinatawag natin mga menopausal baby. Ganun. Paano po nasasabi ba na ganun? Marami yung kilala, menopause baby. Nasasabi na parang hindi menopausal baby ako kasi yung mama ko ganito, ganyan. Sabi ko, menopausal, hindi ko mag-get. Paano nila nasabi na menopausal baby? Yun usually ginagamit nilang term pagka more than 40 years old na. Tapos nag-muntis. So hindi necessarily, Dok, na parang menopause. Parang magic kasi. Kasi nga, strictly kapag finalo mo yung definition ng menopause, wala nang function yung ovary. So kasama doon, yung paglabas ng itlog para makasalubong ng similya at makabuo ng isang pagbubuntis. Pero may risk ba yun, Dok? Lalo na sa mga girls na parang nasa ganyan nga po, 40s na, tapos parang magdadalang tao pa. Ano naman po yung mga pwede nilang i-expect na habang nagdadalang tao during those ages? Chromosomal problems, number one. Sa mga congenital problems, pwedeng mangyari kapag nagbuntis na gano'n. Pag nagbubuntis din beyond 40, minsan may mga kasamahan na itong mga sakit eh. Okay. Yung mga 35 and above, considered high risk na ang mga yan. So dahil ito yung mga edad na pwede na magkaroon ng pagtaas ng blood pressure, pagpasok ng diabetes. So lahat siyang pwedeng maka-apekto sa pagbubuntis. Okay. So yun yung mga risk factors na iisipin din natin. Dok, totoo po ba yung sinasabi na kapag during menopausal nga daw po, tumataas daw po yung risk when it comes to bone health ng babae and yung cardiovascular disease daw tumataas? Okay, so totoo po. Kasi reliable, nagre-relate din yung yung sa buto natin, doon sa estrogen level, at saka yung sa blood vessels natin, kailangan yung pagiging pliable o yung pagiging maganda ang pagdaloy, dependent din yun sa amount ng estrogen na effect niya doon sa blood vessels. Kaya kadalasan, pag tumataas ng blood pressure, pagka nasa edad ng menopause, maaring tingnan dahil kulang ka na ng hormones, kailangan nating dagdagan yan. Kaya bibigyan namin ng gamot para din. Dok, kaya na pa na-mention yun na parang itong menopausal sa mga babae, parang inevitable siya na meron lang, tama po ba, limit yung itlog na mapoproduce natin sa isang lifetime po natin. Tama po ba? Yes. Paano po yung mga nagkakaroon ng mga problems na, kunyari, may mga PCOS, ganun na parang maabot sa ilang buwan o ilang taon sila, hindi nagkakaroon. So, paano po yun? Kapag po ba may mga times na ganun na na-delay sila ng pag-produce ng mga ng eggs? Ibig sabihin, medyo mas delayed silang magiging menopause po. Hindi din. Pag may PCOS naman kasi mataas yung level ng estrogen. Mm-hmm. So sabi ko kanina, predestined yung ating mga itlog ng mga kababaihan. Mula pagkapanganak, million-million ang numbers niyan. Pero by the time na nagsimula na silang magregla, nagdudwindle na yung amount noon. So maaring maraming follicles ang masistimulate, pero isa lang ang itlog. Pero ibang follicles na yung nangangamatay na sila sa loob. Okay. Noon. So, hindi ibig sabihin na porke may PCOS noon, mas late kang magme-menopause. Hindi rin yun. Hindi naman. Ang problem natin, kapag may PCOS, mataas ang estrogen. So, pwede yung pangangapal ng lining magiging abnormal din. And this can also lead, one of the factors for endometrial cancer din. Ayun. Pero aside po sa mga ibang mga sakit pa na pwede maging cause po, ano pa yung mga diseases na pwedeng kaakibat ng menopausal stages ng babae na pwedeng lang ma-experience during that time? Okay. Sabi ko,
dahil ito yung age na nagkakaroon na tayo ng ibang klase ng mga sakit mm-hmm. na pwedeng pumasok sa atin or pwedeng nating ma-experience. So parang pinagtutugma lang siya eh, with menopause na paaring sasabihin na tumataas ang presyon ko, menopause na ako. Pero in the first place, itong edad mo na to, ito na yung age na maaari kang mag-develop because of several things that has happened mm-hmm. noong time na nabata-bata ka pa. Okay. Mm-hmm. So tumataas na yung presyon, na aggravate lang siya kasi yung binanggit kanina ni Ian, yung trabaho ng estrogen dun sa mga ugat, pinatiti pag nagkakaedad na kasi tumitigas na yung mga ugat. So hindi maganda ang daloy, mas lalo na kapag kulang din ng estrogen. Mm-hmm. So isang paraan din kapag tinitreat namin yung menopause, napapaganda din ng bahagya yung cardiovascular okay. status ng patient. Napakahalaga talaga ng pagpapacheck. Dok, about dun sa mga meron naman silang mga hypo o hyperthyroidism, di ba parang yung mga may hypo po ata, kung di ako nagkakamali, yun, parang nagkaka-hot flashes din sila. Tama po ba? O hypo o hyper po yun? Hypo. Parang same sila ng symptom. Yes. So, kaya importante, tulad kanina, hindi lahat ng mga abnormal bleeding mm-hmm. ay dahil magme-menopause ka na. In the same manner, hindi lahat ng may hot flashes at a certain mm-hmm. age, menopause na. Kaya importante na may diagnostics na ginagawa. Mm-hmm. Even before giving the treatment for menopause, kailangan siguraduhin na maayos ang liver, mm-hmm. maayos ang kidney. Mm-hmm. No, walang ibang problema sa katawan na maaring magkaroon ng problema pag nagbigay ng treatment. At wala rin ibang problema sa katawan na siyang cause kung bakit mm-hmm. siya nakakaramdam ng ganoong sintomas. So ano po yung mga, nabanggit niyo po kasi kanina yung pagda-diagnose, no? Ano po yung mga common po na pinapagawa natin sa mga kababaihan kapag nakakaramdam na po sila ng ganito? Okay. May mga hormonal assays na pwedeng gawin. Mm-hmm. Ina-measure yung estrogen level, yung tinatawag naming FSH, kasi ito yung mga parts ng brain natin na nagre-release sila ng substances na tumutulong sa ovary para mag-release ng follicles ng estrogen. Mm-hmm. No? So, mini-measure yun. Kapag tumataas yung FSH, bumababa yung tinatawag naming estrogen, senyales yun ng menopause. Mm-hmm. No? Tapos bukod doon, pwede rin i-check yung mga ibang liver enzymes, renal. So, pwede i-check ang creatinine kasi kung gusto mo mag-start ng treatment, so kailangan maayos yun. Mm-hmm. Kailangan din natin i-check ang cholesterol, mm-hmm. mga lipid profile, mm-hmm. kasi sabi natin yung age na yan, very common na nagkakaroon ng mga ganyang problema din. Mm-hmm. Doc, when it comes to ano naman po, yung pagmamanage when it comes to mental health nila or yung emotional well-being ng mga mm-hmm. ito nga po dumadaan sa stage menopausal, paano naman po i-manage? Kasi na-mention niyo po kanina no, na parang ito yung mga stage na medyo irritable na ganyan. Tapos, meron po kasi akong mga kakilala na nasa ganyang stage na parang sensitive sila. Yes. Sensitive mm-hmm. sila. Paano naman po kung baga yung parang treatment ay paanong pagmamanage naman po para sa kanilang ano, emotional well-being, sa kanilang mental health? Madami tayong pwedeng i-offer kasi ngayon na pwedeng itulong. Ang dami nating pwedeng activities na gawin. Mm. Some of them going to yoga. Some of them would go into an exercise program para pampaboost ng kanilang moral. No? Mm. Some of them would go into music. Meron ako isang professor, ang sabi niya, noong ang asawa niya nag-start ng maka-feel na nagme-menopause, binilhan niya kaagad ng ano, ng something for music para maano siya, para hindi siya masyadong naaburido at nakikinig sa music. Mm-hmm. There's a lot of therapies na pwedeng gawin ngayon. Others go into painting. Mm-hmm. Yung mga dati nilang hindi nagawa, pwede nilang gawin na ngayon, yeah. Di ba? Uh-huh. Yung iba biglang nag-aaral ulit mag-piano. Okay. This is something that's just to keep their mind off. Para hindi mo maisip na tapos na ang buhay ko pag ako ay nag-menopause. Yes. And to, speaking doon na po tayo sa mental health din, no, gaano kalaki naman po yung contribution or yung ambag ng mga husband nila, ng mga anak nila para sa mga pinagdadaanan ng mga meron menopause, nagme-menopause. Okay. Mm-hmm. Importante yung sinabi mo yan. Mm-hmm. Kasi, involvement nila. Correct. Oo, kailangan yung support group din within the family. And it starts with the family. Mm-hmm. Sila yung unang nakakapansin kasi ng mga ganitong pagbabago. Yeah. At kailangan nilang intindihin. Mm-hmm. No, hindi yung lalo mo siyang kukutsain na, ay, menopause ka na kasi kaya irritable ka. Menopause ka na talaga, ay, ka na lang mama. Galit. Oo, mm-hmm. ganun. So, dapat binuboost nila. They have to understand na it's a phase na everybody goes through. Mm-hmm. Kaya kailangan nilang naiintindihan kung bakit ganoon ang nangyayari mm-hmm. sa mga mommies nila.